Good morning! Welcome to Mami Chair Channel. So, andito na naman ang inyong tinderang working mom, si Mami Chair. So, for today's video, ang isishare ko po sa inyo ay kung ano-ano yung mga challenges na kinaharap natin noong 2022 dito sa ating small business na sari-sari store. At kung paano nga ba natin hinarap ang mga challenges na ito. Of course, no, maraming challenges talagang pinagdadaanan. Kapag tayo ay pumasok sa small business, no? Pero wala namang challenges, no? I don't call it problems, I call it challenges, no? Na hindi natin kayang harapin, 'di ba, mga kasari? At kasama ito talaga sa pagbe-business. So kung bago ka sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel and follow us on our Facebook page, Mami Che Channel. For sure na interesado kayong malaman ang tungkol dito, kaya watch this video till the end. Tulad ng ibang mga businesses, mga kasari or mga negosyo, lahat naman ay dumadaan sa mga pagsubok, 'di ba, or mga challenges. Kasi dito tayo napagtitibay at dito tayo natututo kung paano mas higit pang paunlarin ang ating munting negosyo. So ano nga ba yung mga challenges na kinaharap natin ng 2022? Panoorin niyo po ito. So first challenge, mga kasari, no, na kinaharap natin ng 2022 ay of course naramdaman natin ang pagtumal ng benta, 'di ba? Papasok pa lang ng taon, tumumal na 'yung benta at lahat tayo ay nakaranas doon. So paano ko 'yon hinarap, mga kasari, or paano ko 'yon nasolusyunan? So una ay ang pagtitipid, 'no ba? So may mga diskartipid tayo, mga kasari, halimbawa sobrang taas ng ating kuryente, 'di ba? No, ang kuryente ko umaabot na mga nasa 5,000 monthly. So anong ginawa ko, no? Inassess ko dito sa tindahan. Ano yung pwedeng mga pamamaraan para makatipid ako sa kuryente? So, tinignan ko yung unit ng aking mga paninda at nakita ko yung aking ice cream unit na nagko-consume ng almost 600 pesos, yung aking ice cream freezer na nagko-consume ng 600 pesos kada buwan, no, ng kuryente. Medyo humina yung unit na yon ng aking ice cream. Kasi nagkaroon din ako ng competitor dito na ibang brand naman ng ice cream. So humina yung benta ko dun sa ice cream na yon, pero meron pa namang benta. Pero na-assess ko na mas mataas yung expense na binibigay kesa sa kinikita ko. So hindi siya practical na i-continue. So for the meantime, no, discontinue ko muna yung aking ice cream brand na yon. But not naman totally discontinued. Yung brand ko, yung mga tarpaulin ko ay nasa store ko pa din. Meron pa rin akong tinitindang ice cream. But what I did para mas makatipid ako ng kuryente, mga kasari, ay nilipat ko na lang yung mga ice cream ko dun sa aking working freezer. No? So, hindi ko na muna pinaandar yung aking ice cream freezer. No, doon na muna nilipat ko sa aking working freezer, kung saan doon din ako naglalagay ng mga soft drinks, no, soft drinks, mga beverages, and yung ice cream. Hindi na ako nagtinda muna ng yelo, 'di ba? So mas pinriority ko ng ice cream. Nang sa ganon, bumaba yung aking electricity cost. At bumaba nga siya, no. Sa ngayon, nagre-range na lang ng 3,700 ang aking monthly electricity bill, no? Hanggang ngayon ina-assess ko pa rin. But for maybe this year, no, ay i-open ulit natin yung ating freezer, depende sa demand, no? Sa demand ng ating customers, kasi nabalitaan ko naman na yung merong another brand ng ice cream ay nag-discontinue. So baka bumalik yung demand, no, sa akin. So titignan na lang muna natin. So yun ang isa kong paraan para yung pagbaba ng sales, no, pagbaba ng benta ay mapantayan ko naman ng pagtitipid. 'Di ba? Kasi kung hindi ako magtitipid, mababang benta is lalong malulugi. Pangalawang challenge na kinaharap natin ng 2022, mga kasari, as a tinderang working mom, 'di ba? Ay
nung nag-face to face na ang aking mga Junakis, ang aking mga anak. So tatlo po yung nag-aaral sa akin at nag-face to face na sila. At dun sa mga nakakapanood ng aking mga previous videos, alam naman po natin that since I'm working, no? Ang nagbabantay po talaga ng aking store ay yung mga anak ko, lalo na nung naka-online pa sila. 'Di ba? Kasi nandito lang sila sa bahay. So nag face to face na, another challenge na naman kasi wala na naman ako magbabantay ng aking tindahan, wala magbabantay. Pero hindi naman tayo pwedeng magdagdag ng kasama kasi that's another expense, another cost. So mabuti na lang, no, mga kasari, ang schedule ng mga anak ko, isang pang umaga at isang pang hapon. So tamang-tama pa rin, meron pa rin magbabantay, no? So dito pa rin sila nag-aaral sa tindahan, yung isa opening, yung isa closing. O di ba? Ang galing. Min talagang tinutulungan din talaga tayo ni Lord, no, na yung mga problema natin ay talagang hindi naman ganun, no, na mahihirapan tayo. So talagang binalanse pa rin. Biruin mo yon, talagang swak yung schedule na nakuha ng aking mga anak. So although merong parang interval lag time na walang tendero, pero hindi naman ganun kahaba, no? So continue pa rin yung pagmamanage or pagbabantay nila sa store. And then what we did also is we add up yung doorbell. Malaking tulong doon kasi pag walang tao sa store, ay nagdo-doorbell na lang yung customer, o di ba? Of course, mga kasari, nung nag-start na mag-face-to-face na yung mga bata sa school at medyo may lag time na walang nagtatao dito sa tindahan, ay naka-apekto ito sa sales, di ba? Pero hindi naman ako papayag, 'di ba? Hindi naman natin hahayaan na bumaba yung ating sales. So ano yung ginawa kong paraan, mga kasari? Hindi ko nilimit yung aking sari-sari store sa market na hanggang sa mga neighbors ko lang, 'di ba? So inextend ko yung market ko or yung mga customers ko, no, sa mga relatives, sa mga friends, sa mga colleagues, 'di ba? So ino-offer ko sa kanila kung ano yung mga products ng sari-sari store ko, which are mga basic needs naman. So every day, no, meron pa rin akong parating benta. 'Di ba? So hindi ko nililimit na hanggang dito lang sa neighborhood yung aking market. Number 3 challenge, mga kasari, no, as a tinderang working mom, number 3 challenge talaga na kinaharap natin for 2022 is time management. Kasi sobrang dami tayong engagement. Marami tayong mga commitment. So balik tayo, mga kasari. Yan, na-distract tayo, no? So, another challenge for 2022, mga kasari, is time management. Talaga naman, di ba? So, paano ko hinarap yung, you know, pagiging mommy, pagiging employee, pagiging, you know, small business owner, ganyan. So, paano ko nang hinarap? Kasi marami tayong role sa buhay, di ba? So, yung time natin, konti lang, di ba? Kung pwede nga lang tayo, kung may kapasidad nga lang tayo na mag-hire ng taong gagawa ng mga dapat gawin, di ba? So, hindi naman natin yon. Of course, magagawa pa sa ngayon. So, paano ko minanage yung aking time, 'di ba? Halimbawa, mga kasari, no, dito sa pagmo-monitor ng inventory, pagmo-monitor ng sales. Ang laki nang naitulong ng available app sa market, no, na nakakapag-monitor ako ng sales at saka ng inventory ko sa branch, 'di ba? Pati mga collectibles, yung mga receivables o yung mga inuutang, 'di ba, sa ating tindahan. So namo-monitor ko yung for collections, namo-monitor ko yung payments, namo-monitor ko yung inventory by using a simple app na free app lang siya, 'di ba? Oh, so gamitin lang natin, mga kasari, yung pagiging resourceful natin, no? So by that, nasi-save yung aking time, no? Pangalawa, may mga free app din ng mga delivery, no? Dumami kasi yung mga delivery, free delivery, no, yung grocery, no, mga offer na instead of you going out to the grocery, spending time dun sa grocery, makakatipid ka ng oras kasi mag-order ka lang online and then di-deliver na sa tindahan mo, o di ba? Kasi kami dito, since nasa looban kami, di ba, ng isang subdivision,
hindi kami napapasok ng mga ahente, no? So yun ang isang challenge namin dito sa pagtitindahan. Hindi kami kagaya nung nandoon sa kalsada, sa highway, na nandoon yung mga ahente, nandoon yung mga truck ng deliveries na pwede mag-offer sa'yo. Dito, since nasa looban kami, hindi kami napapasok talaga ng maraming ahente. So we have to be resourceful in sourcing our suppliers, diba? And ano pa yung nakatulong to manage our time? Pag out ko sa work, nag-grocery ako pa konti-konti, diba? So, kung ano lang yung madadala, gino-grocery ko. Yung medyo mahihirap dalhin at medyo maraming pinamimili on a weekend, diba? On a weekend. Yung mga hindi ko nabibili sa apps, no? Nililista ko yon, yung mga wala sa tindahan ko, sa weekend ko binibili. That's how I manage my time with regards to managing this small business. Kasi itong business kasi ng Sari Sari Store, medyo mabusisi siya eh. Marami siyang required na time, 'di ba? Simple siya na business, pero marami siyang nire-required na time, no? Kailangan mo ng time sa pagpapresyo, kailangan mo ng time sa pamimili, bukod pa yung time sa pagtitinda. Diba? Bukod pa yung time sa pag-iinventaryo, ganyan. So, marami siya nare-require ng time. So, importante na magaling ka sa time management. No? Especially if you're working. Sa mga nakaka-relate dyan na working mom na tulad ko. Diba? So, isang challenge yan na yung time management. Next challenge na kinaharap natin last year, mga kasari, ay ang inflation. Ano ba yung inflation? Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin or ang paghina ng piso, no? So, paano, ano yung nangyari noon, 'di ba? Pagpasok ng taon, tumaas, nag-spike ang gasoline, tumaas ang dollar, no? Gawa ng mga uncontrollable na hindi natin nakokontrol. So, sumunod ang presyo ng mga bilihin. Sunod-sunod talaga siya, di ba? So, and yung mga basic commodities talaga, yung mga paninda talaga natin, yung talagang tinamaan. So, tinamaan ang puhunan natin. Kasi, syempre, tumaas ang mga bilihin, konti ang naipamimili natin, konti ang natitinda natin. Kaya, yung profit is kumonti, lumiit. So, paano natin to kinaharap? These are uncontrollable. Ibig sabihin, wala sa mga kamay natin, mga kasari, di ba? So, tayo naman is pass on lang, di ba? So, hindi naman tayo pwedeng magmukmuk, di ba? Or, hindi naman tayo pwedeng huminto na lang, di ba, mga kasari, di ba? Hindi natin yan inuurungan. So, paanong ginawa natin, no, para pa rin mag-survive ang ating small business? Of course, maliit lang yung capital natin dito, mga kasari, di ba? So, ang ginawa ko, pinabilis ko yung aking inventory turnover. Ano ba yung inventory turnover? From inventory, no? Kung inventory to cash, kung gaano mo kabilis na convert yung inyong paninda into cash and again to paninda. So, yung ikot na yon. So, kung halimbawa nagpautang ka, from inventory to receivable, ibig sabihin yung mga pinautang mo na for collection into cash and then into inventory ulit. So, meron ka inventaryo, binenta mo, kung pinautang mo siya, kukolektahin mo siya, convert into cash, yung cash na yon, ibibili mo ulit ng paninda. So, yung cycle na yon, yung inventory cycle na yon, ang ginawa ko, pinabilis ko siya. So, instead of, let's say, holding the money for a week, then after a week, saka ka palang mamimili. So, very slow ang inventory turnover mo nun or yung cash flow mo nun. Ang ginawa ko, halos everyday namimili ako. Diba? Kung magkano lang yung amount na kaya, diba? Kung saan lang ako pwede makapamili. Halimbawa, madaan ako sa Pure Gold, namimili ako sa DB Mart, sa Dali, mag-order ako sa grocery, sa palengke. So, ikot lang siya ng ikot, bumibilis yung ikot. No, that's why, no, yung loss mo ng profit kasi tumaas ang presyo, medyo na-recover mo siya, 'di ba? Medyo na-recover mo siya kaagad kasi pinabilis mo yung inventory turnover. Kung dati namimili ka every other week or every week, pag pinabilis mo yung inventory cycle mo, no, mas mapapaikot mo yung pera, 'di ba? Mas ma-recover mo yung nawalang profit sa'yo, no? And of course, since these are uncontrollable, diba?
hindi natin siya kontrolado. Di ba naman natin gusto na magkagyera sa ibang bansa, tumaas ang presyo ng gasoline at sumunod ang tumaas ang presyo ng dollar, ang gasoline at ang mga presyo ng mga bilihin. Siyempre, hindi mo yon kontrolado. So, as a small business owner, kailangan talaga meron kang parating backup capital, no? Para hindi bumigay ang iyong negosyo. So, ako naman, ang ginagawa ko is, I do not put all my eggs in one basket. You know, alam niyo yon. Halimbawa, meron kang 50,000. Hindi lahat ng 50,000 binubuhos ko sa isang business, isang small business. So, hinahati-hati ko siya. Kasi very critical yon kapag halimbawa, you put all your eggs in one basket. Pag nalugi yung isa, wala kang backup. Wala kang other source. So, that's how I handled it. Diba? So, merong mga small na pagka hindi kumikita yung isa or medyo hirap yung isa, merong kang ibang paghuhugutan ng kapital. Diba? Pang backup. Diba? So, yun ang importante. When you have your small business, you're managing a small business, medyo meron kang backup capital. Para kapag dumating yung mga economic threats, political threats, no? Yung mga hindi natin kontrolado na talaga naman dumarating, no? In every business, no matter how small, no matter how big, ay meron kang other source na pwede mo pang pampuno sa iyong business. Ayan! So, I hope ay may natutunan kayo mga kasari sa video na ito. And again, please don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel and follow us on our Facebook page, Mami Chen Channel. Thank you so much for watching. Love and be loved. God bless. Bye-bye!